Okay mga kanoisi, next video. Batay sa AFP, panahon na siguro para mag-ensayo kung paano tayo lalaban sa labas mismo ng EEZ. Dahil importante kasing bago pa man makapasok dito ang barko ng China ay mapabagsak na sila sa labas pa lang ng EEZ. So, kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisi. So, ngayong araw, syempre, again, manonood naman tayo ng mga pangyayari ngayon sa WPS, ano? At syempre, ang video nito mula kay Balita ni Juan. Meron itong pamagat na umatake na ngayon sa China. PBBM ginulat ng PhilNavy. Nagdeklara na Amerika. Tumawag bomba. Ang China. So, medyo anuhin lang natin yung mga sensitive words ano, kasi mahirap na. So, yun ang video nito mula kay Balita ni Juan. So, supportahan nyo yan. At syempre, kung tip nyo na mga ganitong reaction video may kasama kay manood, huwag niyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisi. So, din na natin ito patatagalin pa, baka agawin pa ng China. Again, ang video ito ay may pamagat na umatake na ngayon sa China. PBBM ginulat ng PhilNavy, nagdeklara na Amerika tumawag bumbakin China. Like, comment, share, subscribe. Balita ni Juan, Pilipinoisi. Again, like, comment, share, subscribe. Start. Magsasanay hanggang sa dulo ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas ang mga barkong pandigma ng Amerika at Pilipinas. Yun. Solid yung ganun, men. Yun yung isa sa for sure magpapaaray na naman sa China. So, ano magagawa natin dyan? Pilipinas to, palaban to, men. Ito din talaga yung problema ng China, no? Kasi sobrang minamaliit niya yung Pilipinas. Tapos kapag ka pumapalag yung Pilipinas, umiiyak siya. Ouch naman yung ganun, di ba? So, tuloy. Kakapasok lang na balita. Angas ng mga intruhan eh. Yan o, gusto ko rin yung fighter jet na yan. Sobrang lakas nun eh. Kakapasok lang na balita. Kakapasok lang na balita, nagpapanik na ang China sa takot at naiyak ang defense ministry nila. Nang malamang China naman ang malulusob batay naman sa nagsidatinga na balita, magsasanay na hanggang dulo ng 200 nautical miles kung paan. Hanggang dulo ng 200 nautical miles, so easy talaga yun men, exclusive economic zone talaga natin yun, which is yun din yung parang nagko-conflict na kiniklaim din ng 9 dash line ng China, no? So, wala silang magagawa dyan. Pinanghahawakan natin yung 200 nautical mile. Pinanghahawakan din nila yung 9 dash line. Pero tayo as a Pilipino, nanindigan tayo sa tama. So, wala silang magagawa dyan, kundi bahala sila. Nawang China mapapasabog, ngunit sabay daw yan gagawin ng Amerika at Pilipinas na sa labas pa lang dapat ang China ng exclusive economic zone. Batay sa AFP, panahon na siguro para mag-ensayo kung paano tayo lalaban sa labas mismo ng EEZ. Dahil importante kasing bago pa man makapasok dito ang barko ng China ay mapabagsak na sila sa labas pa lang ng EEZ. Tama. Ngunit ang China hindi nagustuhan at nagbabala pa ang Chinese Foreign Ministry. Well, that's their problem. That's not our problem. Lalabas tayo sa 12 nautical miles of our territorial waters. Our defense concepts have to go beyond 12 nautical miles in order for us. Ito din kasing hindi, tinitrigger nila tayo eh. Sila nga, mas worse pa nga sila kasi binobombahan nila tayo ng tubig eh. Tapos tayo, magdrill lang naman tayo dyan or susubukan lang natin yung mga kagamitan natin, di ba? So, mas worse pa nga sila, di ba? To protect our national interests within our territory, within our territorial waters, and also within the exclusive economic zone. Ngunit ayon naman sa security analyst, wala naman dapat ditong gagawing pagsasanay para sa gera kung aalis lang China sa West Philippine Sea. Total sila naman talaga nagdadala dito ng away, kaya umalis ka kung ayaw nyo magkagera sa EEZ. The root cause of this tension is actually the presence of the Chinese forces, naval, coast guard, and maritime militia in our exclusive economic zone. If they will only stay in their own exclusive economic zone, there won't be any tension. The exercise will be conducted in our EEZ. It will not cause tension. At buwelta naman ng Chinese Foreign Ministry, Pilipinas daw talaga kumakalat ka dito ng gera. Gusto man. Hindi na bago yan, men. Ganyan naman talaga every time yung China, no? So, ang sa atin na lang talaga dito, mag-proceed tayo sa mga binabalak natin at bahala silang umiyak dyan sa Gedli.
Damay pa sa West Philippine Sea. Hingi daw kasi tayo ng hingi sa iba dito ng rest back. Eh matagal naman na daw binigay sa kanila ang West Philippine Sea. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, matagal na raw kinakaladkad ng Pilipinas ang mga bansa sa labas ng rehiyon para back-upan ang pang-uudyok ng Pilipinas nang hindi isinasaalang-alang ang umano'y consensus ng mga bansa sa Southeast Asia. Ngunit paglililaw sa China ng NSC, hindi daw kikilalanin kung ano man ang napagkasunduan dito sa sinabi ng China'ng Gentleman's Agreement dahil unang-una, hindi naman si BBM ang nagsabing inyo na yan, China, at walang iba. Tama. Kahit na ano pa man, men, si Mr. PRRD, hindi lang naman siya yung may-ari ng Pilipinas, men. Ayaw din naman mga tao, yung mga mangingisda natin, Coast Guard, basta tayong lahat ng Kapilipinuhan, hindi lang iisang tawang, naku. Di itong si President Duterte. Kung ikaw ang tatanungin ka, Juan, ano ang iyong opinion sa balitang ito? Mag-iwan ka lang yung komento at atin na itong babasahin. So yun, kita nyo naman yun guys, balita ni Juan, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, original video link in the description box below, balita ni Juan. Like, comment, share, subscribe, panoorin nyo yung mga videos niya. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutan supportan yung YouTube channel natin, Pilipino IC, ano? So, like, comment, share, subscribe din kayo dyan. So, kita nyo guys, lumulutang talaga dito yung pagkakaiba ni Mr. PBBM at ni Mr. PRRD, ano? But anyways, yung mga presidente yan ay parehas ko namang iniidulo yan or sobrang solid na mga presidente yan. But this time talaga, itong problema lang talaga about sa China or West Philippine Sea yung kinaayawan ko kay Mr. PRRD, ano? But so far, sobrang lupit din ta or sobrang galing din talagang presidente niyang si Mr. PRRD. But also, Mr. PBBM, dito din ako sobrang laking saludo sa kanya kasi pinaninindigan niya talaga yung, ano men, soberanya ng Pilipinas or para sa Pilipino, yung mga mangingisda natin, take stand talaga siya. AFP, Coast Guard, Navy, sumuporta talaga siya. Tapos yun nga yung mga pandigma natin, sinusuportahan. Even though sobrang late nga lang ng China, no, but our dear President do his really, 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 really best, man. Sana ma-appreciate natin yun kasi kita nyo naman sobrang pangit nung ginagawa na lahat or ginagawa na nga lahat ng ating mahal na Pangulo para lang malutasan or masolusyonan yung mga sigalot dyan sa WPS ay parang siya pa yung nagiging masama dito, ano, like pinapakmukha pa ng ibang Pilipino na wala, gulo lang hanap mo, nagpapasikat ka lang, or tayo lang din yung malalagasan dyan, may machuchugi lang na Pilipino sa pinaggagawa mo. Kita nyo naman guys, kahit na wala tayong gawin, yung China talaga or mga Chinese talaga ay sobrang gigil na nila sa atin, ano? Kita nyo naman, halos muntik na nga didohin yung last time na ni water cannon nila, di ba? So, hindi talaga natin yan maano, men. Kung magkaroon man talaga ng mga conflicts dyan, yan ay dahil sa China, ano? At hindi dahil sa ating mahal na Pangulo. Kasi yung ginagawa ng mahal na Pangulo natin ay nagde-defend lang talaga siya, men. Hindi siya totally na, oh, China, ano, big magad whatsoever. Kita nyo naman yan, guys. Marami naman tayo mga supporting videos, documents dyan sa YouTube. So, pandali lang mag-search sa YouTube, sa Facebook eh, yung mga legit sites, di ba? Nakikita nyo naman yan sa mga balita. Tapos, kita nyo naman yung kaing-inga ng China, di ba? Kahit na malinaw sa mga videos na sila yung nanguna, ay pinapalabas nila na fake news or edited lang daw yung mga video. Paano naging edited yung mga video yun? Eh, live nga yun, di ba? But anyways, nangyari nga yun at yun lang naman, sana talaga suportahan natin yung plano ng administrasyong Marcos, ano, at hindi tayo maging against kasi, men, pro-Filipino yung ginagawa ni Mr. PBBM dito. Diba? Ika nga ni Mr. PBBM na di natin sasayangin yung ano, men, ginagawa ng mga ninuno natin dati or yun nga, kailangan talaga nating tumindig dahil kita din naman natin na hindi na tama or hindi na talaga tama yung mga pinagagawa ng mga in-check dyan sa West Philippine Sea. So ako, this time, agree ako dun kay Mr. PBBM. Kayo, ano masasabi nyo dito guys? Comment dun below. Agree din ba kayo sa mga binabalak ni Mr. PBBM patungkol sa West Philippine Sea? Or kabilang kayo dun sa medyo takot na magkaroon nga ng digmana na baka malagasan tayo? Or yun nga, nakikita, ang nakikita nyo lang ay yung tendency or yung mga pangyayari na hindi natin kakayanin yung China or
mawawasak lang yung Pilipinas. Kung nandun kayo sa side na yon, wala kayong magagawa dyan. Comment nyo sa baba kung dyan kayo na zone. Tapos kung dito ko naman sa kabilang zone na willing ka talaga na i-counter natin yung every actions na mali ng China. Dahil yun nga, meron din naman ginawa yung presidente natin, nakipag-alyansya siya sa mga malalakas din na bansa, ay comment down below din kung anong masasabi nyo. Or i-rate nyo si Mr. PBBM ng 1 to 10 para malaman din namin. So that's it guys. Thank you so much for watching Filipino IC Balita ni Juan. Like, comment, share, subscribe, star.